ang kina-clarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para masabing nanlaban. Correct. Correct. Para ito sa very incorrect. Correct. Yes. Very incorrect po, yes. I may say, as a civilian, sa professional police. It depends on, Mr. Chair. Ano na natin yan, ma'am? That's your view, that. It's not my hindi view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on the record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Sabihin mo, putang ina, huminto ko pag hindi tutudasin kita. Yun ang, lalo ng pulis. Putang ina itong mga pulis. Pumasok yung pulis ito, hindi mo sabi, huy pulis, huminto ka. Puntahan mo yung pulis, sabihin mo, mga pulis, kung mga tao nila, harapin ko, let us labas na lang natin yung pati yung lingwahe. Pero Mr. Chair, forgive me for interrupting. Hindi, speaking of lingwahe, sorry sir, Mr. Chair, baka maaring ang resource person tumigil magmura kasi bahay natin itong Senado eh. Salamat kaayo, thank Mr. You, Chair. Thank you, hindi tayo Mr. President, sir, excuse me sir. Senator Bato. Yes. Senator, may I yes, sir. Interject? Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng chief of police, police director. Puro commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng police yan. Literally, hindi mo sabihin ng death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo niyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. So pag magsinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang parang ganun easily. Lahat yan sila, ito si Danaw, ayan o. Nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Huwag ka rin bang ilan bang pinatay mo? Dumaan yan. Ito, De La Rosa. Tanungin ko sila ngayon. Tanungin ninyo. Openly, lahat yan dumaan pagka-police chief. Pati yan si Gamboa. Tanungin ninyo. Danaw, kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao na nakatali yung paa, pati kamay sa likod, or assassinate them. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Tangina yan. Noong na-presidente ako, ganun rin sa command conference. Diyan sa Malacañan. Yan ang utos ko. Bakit ko pagbigyan importante? Mag-criminal, they go after the innocent people robbing. Mabuti na lang sana kung aakyat ng bahay. Mayor ako matagal. Aakyat ng bahay. Magnakaw. Rerapin yung bata. Rerapin yung babae. Tapos papatayin. Kung ikaw ang mayor, how do you deal with the problem? Ano kaya ang tingin ninyo sa hindi I'm sorry to tell you, I'm sorry to express to the nation, unforgiving ako, hardliner, alam nila yan, pati police alam nila na they are not ready siguro to talk about it.
Sinabi ko yan sa mga polis. Putang ina kayong mga polis, pag pumasok kayo dyan sa droga, kayo ang mauuna. Yeah, that was, Mr. Chair. No need to strike it out if that is the real way that the mayor then phrased his sentence. Yes, Mr. Chair, with the indulgence of the SP pro tempore. Yes, Senator Risa. Apo, Mr. Chair, kasi siguro napansin pati ng former president yung shock ng lahat. Bakit, sir, yan ba ang trabaho ng pulis na pumatay ng mga suspected criminals? Sir, yung mic nyo. Pag dumaban. Bakit iba po yung pagka-express kasi kanina, so I had to clarify. Bakit salamat, SP Pro Tempore. Bakit silang makamatay? No. Hindi yan ang tanong ko. Napaka-hindi magandang impression po nung mga statements kanina. Kaya I appreciate the candor of Yusek Kuy at pati kanina ni General Danao. Look, ma'am, about it. May I interrupt tayo, you? I'm done, Mr. Chair. Kindly. Itong ahead, mga to, ma'am, galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bubo. Hindi rin ito papayag na utusan mo ng illegal. Doon nga sa Academy nila, sa PMA, they are from there to yung ano talaga yung batas. Kaya pag inutusan mo yan, sabihin mo, patayin mo, sabihin, sir, mukhang hindi pwede yan, sir. I tried. Ako mismo, I tried. Ako, marami ako, patayin mo, sir. Kulungan na lang natin, sir. Pabasabi ko siya, siguraduhin mo lang na hindi marilate. Kasi gagawa ng kalukuhan yan uli and they will mag-hold up na naman yan. Yan ang sinabi. Lalo na yung mga kaso na mag-knockout tapos mag-rape tapos magpatay o mag... Mr. Chair? Can we let the President complete his sentence? What were you trying to say, sir? That mag-rape, magpatay, magnakaw, magpatay, and then what do we do with them? Ganun na lang ang sadness ko sa trabaho ko. Thank you. Kaya hindi ko lang hindi kay sinabi ko yan kasi hindi ko lang masila mautusan ng ganun na pagaya na sinabi ko, ina nag-rape ng bata yung pinatay, patayin mo. Hindi ko mautusan itong mga to. Eh, sabi ko, karamihan na sila PMAR, hindi maniwala yan ang ganang-ganon. Sabi man, sir, mahirap yan. Kulungin na lang natin, sir. Walang dumaan yan sila sa... There was never a time na sinabi ko, patayin ninyo yan. Minsan yung harap-harapan sa crime scene, nakita ko yung bata, 3 years old, rape patay, tapos nandoon yung tiyuhin. O sinabi ko, putang, patayin mo. Out of outrage. In the moment of outrage yung, putang, patayin mo. Sir, kulungin na lang natin yan, sir. Ano nangyari doon, Mr. President? Yung insidente na yun, napatay nga yung tito? Pinatay? Hindi. 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 Mr. Chair? Yes, Senator Risa. Alam ko po na matatalino mga taga-Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban yes. Para mapatay, para yes. Masabing nanlaban. Correct.
Correct. Para ito sa very incorrect. Correct. Yes. Very incorrect po, yes. If I may say, as a civilian, a, sa professional police. It depends kayo, on, Mr. Chair. Ano na natin yan, ma'am? That's your view, that. It's not my hindi view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on the record. Pagka mayor, pagka prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, yan salamat tayo, Mr. Dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never totoo had po, the Mr. chance Chair. To solve the problem of the community. Thank you, Mr. President. Thank Senator, you for putting it on record, Mr. tayo magkaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Thank you, Mr. Chair. At kung yan. Pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. Silence, please. Osa, silence the gallery and those who will do that again, exclude them from the hearing hall. Gallery, please do not encourage me. Huwag nating kalimutan, may bombshell na inamin ang dating presidente kanina. Sinimulan niyang i-implicate, ilaglag yung mga dating, ilan sa mga dating PNP officials natin na involved daw sa Davao Death Squad noon. Pero sila mismo, sinabi nila na may death squad sila, siya. Bagamat hindi daw pulis, may death squad siya. Yun yung iniimbestiga nga natin dito, Mr. Chair. Yung war on drugs, yung extrajudicial killings na nangyari nung war on drugs, sinimulang modelo sa Davao noon. Tapos iniimbestiga natin kung yun ang ginamit na template o modelo para scale up nationwide. So, bombshell yung sinabi po ng dating presidente na meron na silang death squad, anuman ang pangalan yan, police o non-police ba yan, kasi it looks like what we are investigating now, yung ginamit na instrumento para sa war on drugs na nagbunga ng napakaraming extrajudicial killings. You are for the record, Mr. correct, Chair. Ma'am. Reaction. Thank tama you, ka talaga. Mr. Chair. Tama ka talaga. So ganito na lang. Huwag na lang yung pulis. Kawawa yung wala yung sa dama experience, Davao. Ako. Imbestigahan ninyo ako. Set a date for an investigation para sa akin. Ako ang imbestigahan ninyo. At kunin ninyo yung record sa Davao yung namatay. At sabihin ko sa inyo kung wala akong taguin. Alam mo, nag-warning ako, huwag kayong gumawa dito. Kasi gusto ko ang Davao. Ang Davao was a very kawawa noon, alam ninyo sir, alam ko, panahon ng NPA nung hindi pa ako mayor, kita mo ang Davao. Left and right ang hold up, walang makalabas sa bahay. Pati mga police takot. Kasi nandyan yung mga NPA, pinapatay sila. Kaya sinabi ko, nag-agyat ako sa bukid. Nung na-mayor ako, sabi ko, ayaw ko ng away sa inyo. Pero yung mga pamilya ninyo nandyan sa syudad natin, yung mga top honcho ng Communist Party, bilangin ninyo sa ilan ang taga-Davao, saan ang pamilya nila? Sa Davao. Kaya umakyat ako sa bukid, sinabi ko, stop it. Huwag ninyong patayin ang mga pulis ko kasi putang ina yung pamilya ninyo. Yayariin ko yan. Mr. Chair, if I may, dahil matagal na po yung sa NPA, kung maaring mag-follow up question ako sa dating presidente, Mr. Chair, squad. Mr. Chair, salamat kaayo, Mr. Chair. Kanina, sinabi nyo there were 7 people dun sa inyong self-described death squad. Ano po yung mga pangalan nila at paki-describe yung structure ng organization na sinet up nyo, yung death squad na iyon? Yung death squad ko? Ang death squad ko, ma'am, is, of course, it is organized. Hanggang dyan lang. Ano po yung structure ng organization na iyon? Against criminals. Hindi po, yun yung task siguro na binigay nyo. Pero anong structure ng death squad niya iyon?
structure against crime and criminals. Ibig sabihin, ano po yung setup? Yung, at sino yung pitong yon na miyembro ng death squad nyo? Crime. No, sir. Yung pangalan nung sabi nyo, pitong tao na nasa death squad nyo. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay, sir. Ano pong mga pangalan nila? You know, when I was mayor, it's about 43. I am now 73. For the life of me, I cannot remember the name. And ano po yung structure nung pitong yon? Merong bang team leader, may dalawang teniente, then may apat pa na tao? Ano po yung structure ng organization na iyon? I said, I am 73 years old. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ako kaharap mo. Sir, I'm sure alam nyo kung bakit kayo nandito. In fact, kayo po yung nagsalita ng pinakamarami sa resource persons. Well, may reward po ba yung pitong iyon sa death squad nyo? Again, ma'am? May rewards po bang ibinibigay sa mga miyembro ng death squad nyo tuwing nakakapatay sila? Police? Police ba yung death squad nyo? Yun ang allegations. Hindi po, yung sinabi nyo kanina. Huwag tayong lumabas dyan. Ah, hindi po ako lumalabas. May ibang lumalabas. Yung sinabi po ninyong death squad, may rewards po ba yun? Centered sa police na sinasabi na binabayaran. No, sir. Pina-follow up ko yung sinabi ninyo. Ay, yung civilian? Unprompted. O so, kung civilian yon, yung sinabi nyo na death squad nyo na pitong tao, may rewards po ba yung pitong taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi, ma'am. Mayaman yung mga maraming gago na mayaman sa Davao. Hindi, ano pong connection ng mayayaman sa Davao? Oh, gusto pong matay ng mga criminal. Because they want their city to be safe. Nagbibigay sila yung mayayaman ng rewards sa death squad? Yes, sir. Bago po yan. Sinasabi nyo ba na yung mayayaman sa Davao nagbayad sa death squad para pumatay? No, hindi, ma'am. Sila si Colonel mismo. Makasait po ba kasama sa death squad na iyon? Sino? Colonel Makasait. Kasama po ba sa death squad na iyon? Colonel Makasait? Ma'am, alam mo, sa totoo lang, mahabang istorya to. It's okay, sir. Maikli lang sana. Pero ang problema, ma'am, patay na yung tao. Si Colonel Makasait ay patay. Ayaw na. Kung marami. Policeman, police officer in the police department. Pero patay na yung tao. Okay, sir. May huwag rewards po ba sila? Kung anong history yung tao na yan, patay na. Okay. May rewards po ba sila, yung mga miyembro ng death squad nyo? Sino? Ako? Magbigay? Yung pitong miyembro. Kung sino man ang nagbigay, may rewards ba sila kapag pumapatay sila? Walang reward, ma'am, kung walang police rewards. Yan. Lalo hindi ng ho, police. Bakit ako magbigay ng reward sa mga... Hindi po. Paiba-iba po yung sinasagot nyo eh. Hindi ko tinatanong yung mga polis. Tinatanong ko po yung mga miyembro ng death squad nyo. Binabayaran ba sila kapag nakakapatay sila? Wala. Okay. So libre lang yung pagpatay. May remind the senator, this is just an intervention. Yeah, sorry. I apologize, Mr. Chair. Yes, I submit, Mr. Chair. Ako noon, nung na-mayor ako, I was not looking toward a re-election. Wala sa isip ko yun. Ayan sila, si Bato. Noong nag-mayor ako, sabi ko, hindi ako interesado na ma-re-elected. Putang ina, magtrabaho tayong lahat. Ito ang gusto ko. Pati kayo mga polis, putang ipapatayin ko kayo ulit. Huwag ninyo akong... Kasi pagka-mayor ka na, magpa-ano-ano ka lang, palutay-lutay ka lang, wala mangyari sa Pilipinas, maniwala ka. Lalo na yung mga mayors na pumapasok sa droga, yan ang dapat unahin, patayin. Mr. Chair. Thank you, Mr. President. So what I'm getting, Mr. President, is that yung imperfection noong ating programa na War on Drugs, nakabase po doon sa ilang mga local government units na wala ho talagang totoong political will para labanan ito, dahil binabanggit nyo nga po, marami or may ilan sa mga LGUs ang pananaw ay mare-elect lang. Re-election. Hindi talaga
durugin. Ayaw. At... ayaw magkaroon ng problema sa re-election niya. Yung iba naman, takot. Lalo na sa probinsya. Lalo na yung nagninegosyo ng droga, may mga baril, tapos may tao. Mr. Chair, with the permission of Senator Villanueva, quick interjection. Yes, Senator Ontiveros is recognized. Salamat kayo, Mr. Chair. Salamat, Senator Villanueva. Just to make of record na sinabi ng dating presidente na yung mga mayor na suspected na involved sa drugs dapat patayin. That is not an acceptable statement ng isang naging presidente tungkol sa mga naging kasama niyang nagtatrabaho sa gobyerno ng mga mayors. For everyone, whether mayor, whether maliit na drug suspect, kahit pa yung mga high value targets, may due process. And the president of all dapat ang nag-uphold niyan. So unacceptable po sabihin na ang mga mayor na drug suspect ay dapat patayin. For the record, Mr. Okay, Chair. Okay, ma'am. Ganito yan. Mabutit dumating ako dito. Pasalamat talaga ako. Para lumabas, ilabas na lang natin yung totoo. After watching this video, mag-comment lang, dahil ang iyong boses at paniniwala ay mahalaga para maimulat ang katotohanan. Ito ay para sa bayan. Alam mo, pagka-mayor, pagka-sindikato, hindi mo matanggal yan. Hindi mo basta-basta matanggal yan. And they are there. So many stories abound. Hindi na ako kailangan magbigay ng example sa inyo. Dito sa Maynila, mga mayors, pera. It's always money, 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 money. Kaya pagka nandyan, either they are in cahoots with the law enforcers or yung ibang mayor takot. Yung sa probinsya, kung magka-mayor ka, kaya wag kayo may nakikinig ngayon, wag kayo magpili ng mayor na pitsugin. Kasi wala talagang mangyari. Pagka mayroong mga sindikato, ex-policemen, ex-soldiers na may baril, tapos takot kang mamatay, walang mangyari sa siyudad mo. You have to, maraming problema na nakatago, ma'am, na hindi natin nakikita. Nasa undercurrent yan. Hindi natin nakikita yan. Sino po ba yung mga yon? All over. Mayors. All over. Hindi ko masabi. Just for the record again, Mr. Chair, with thanks to Senator Villanueva, unacceptable na sabihin ng isang dating presidente or kung sinabi ninyo noon nung presidente kayo na ang sino mang suspect, maliit man, malaki, mayor, na suspect sa drugs ay dapat patayin kasi may due process po. Salamat kayo, Mr. Chair. Salamat, Senator Villanueva. Yan, Mr. Chair? That is my stand. If you do not agree with me, I'm sorry. But I'm dealing with a serious problem of my country. Hindi mo madala sa pakiusap yan. Sabihin mo, putang ina, huminto ko pag hindi. Tutudasin kita. Get notified for latest news. Mahal kong bayan.